As a way of celebrating my golden birthday, let me share to you 5 golden values that I learned and that I want to partake to the next generation. Ito ay mga values na natutunan ko sa 5 dekada, at bawat dekada ay may values ako na i-share sa inyo, at para inyo itong madaling matandaan, gagamit tayo ng acrostic. Siyempre, ang pangalan ko, Alain. So first A, 0 to 10 years or first decade ng aking buhay, I learned the value of appreciation. Firstly, I want to appreciate aking mga parents kasi nag-strive silang maigi para ako ay makapag-aral sa kolehiyo. Nung ako nga ay nag-enroll or nag-exam sa St. Jude para maging grade school, hindi ako nakapasa. Una, siguro dahil talagang kulang ang aking kaalaman. Pangalawa, underage ako noon. Umiyak ako sa isang tabi at maya-maya may lumapit na isang teacher sa pangalang Miss Zenaida Delphine. Kinausap niya yung nanay ko at yung nanay ko rin ay nakiusap naman sa kanya upang ako ay may admit at ako ay makare-exam. At pinagbigyan naman ni Miss Delphine ang pagre-exam na yon. Pero bago yun, ang ginawa ng nanay ko ay pinakanta muna ako ng mahiwaga. At siguro natuwa yung mga teachers, hindi lang si Miss Delphine at iba pang mga teachers na nakapakinig. Ako ay binigyan ng chance na makapasok at makapag-enroll. Value of appreciation. I also learned to appreciate yung God-given talent ko. Ano po ba yun? Yun nga yung pagkanta. Kasi noon, mahihain po ako. Pero dahil lagi po akong iniayang, ina-encourage na kumanta, as I grow old, nagiging confident na po ako. Ang isa ko po sigurong talent na pwede ko i-share sa inyo ay yung talento ko sa pagsusolve ng mga math problems. Yung teacher ko noon, nung grade 4 ako, si Miss Violeta Martinez, ay in-encourage ako na mag-tutor sa aking mga klase. Kaya yung pagiging mahiyain ko ay napalitan ng confidence. At itong mga bagay po ito ay na-appreciate ko po. Na-appreciate ko po ang ating Panginoon dahil sa pagbibigay niya sa akin ng talent na ito. 11th to 20th year. L, live your dreams. Live your dreams means to be engaged with life as an active creator and make things happen instead of just a being passive observer of letting life go. Live your dreams means making the right and smart choices every day to do so. With the right mindset, living your dreams is about choices. So nung panahong yun, adolescence, kabataan, meron din tayong mga choice nun. Choice natin ng barkada at choice natin kung anong gagawin natin sa ating buhay, like kung mag-aaral tayo o magbubulakbol. Pero live your dreams means dahil may pangarap ka, ay mas gusto mong piliin ang choice na tama, tamang barkada at yung tamang pangarap. At kung tayo ay mangangarap, make it big, but be sure to keep your feet on the ground. So nung panahon yun, nangarap po ako ng career. Ano po ba ang aking pangarap na career? Sa tingin ko po noon, ako ay mayroong calling. Kaya ang gusto ko po noon ay magpari. Kasi gusto ko pong maglingkod sa ating mga ating mga kababayan. Kaya lang po, hindi po ako naging pare dahil hindi po ako nag-aral sa seminaryo. Ako po hindi natuloy sa pag-aaral sa seminaryo. At ang aking pong nanay, sabi niya po kasi ay gusto niya raw po na makasama niya ako sa pag-aalaga at pag-aruga sa aking mga kapatid. Nung ako naman po ay tumungtong sa kuleyo, ako ay naging isang aktivista. Ako po ay naging member ng LFS, UST Chapter. At nakita ko po ang sitwasyon ng ating bayan nag-isip po ako na paano ako makakatulong. Kaya noon, nangarap ako maging presidente para mas marami akong matulungan. Ngunit itong pangarap na ito ay nanatili lang pong pangarap hanggang sa ngayon. Nangarap din po ako na mapalaki ang negosyo ng aking mga magulang. Kaya kahit sa anong paraan na pwede ko silang tulungan na aking ginawa. Naging driver nila ako, naging pahinante, naging taga-record, bookkeeper, at messenger. Kaya po, nung panahong yun, ako ay naghahanap buhay na para sa aking mga magulang. At nang sa gayon ay magkaroon din ako ng sarili kong allowance. Kaya yung aking pong allowance nung ako ay nag-aaral ay partly galing po sa aking pinaghihirapan na po. Value of living your dreams. 21st to 30th year.
A, accumulation of wealth, not just for ourselves. Galing din po ito sa kasabihan ng aming pinasukan ng negosyo na RYTHM. RYTHM, or raise yourself to help mankind. It's not wrong to accumulate wealth as long as you know how to manage it. And I don't know the word stewardship until in my 30s. I want to be rich para may makatulong kung mayroong nangangailangan ng tulong. Gusto ko pong nung bumili ng sasakyan, ng van, para makapagsakay ako ng mas maraming pasahero. At ito ay dahil sa mga experience ko noon nung nagkaroon ng jeepney strike, no, ako'y papasok sa eskwelahan, walang masakyan. Mabuti na lang, may nagmagandang loob kasi yung kanyang sasakyan ay kaya magsakay ng maraming pasahero. Mabuti't may nagmagandang loob na isakay kami. At nung pong 1991 earthquake, nung galing po ako sa eskwelahan, wala po akong masakyan pa uwi. Mabuti na lang din po at may mga nagmagandang loob na magsakay sa amin. Kaya yung pong pagbili namin ng van ay dahil po dito sa mga ganitong mga pangyayari sa aming buhay. Kino-consider ko rin po na accumulation of wealth ang pagkakaroon ng maraming anak because children are a gift from God. Sa dekadang ito, nag-multiply ang siskars. Dito ako nag-asawa at nagkaroon ng tatlong anak na lalaki. At nangarap po kami mag-asawa noon na makapag-aral sila sa best school possible. Value of accumulation of wealth, not just for ourselves. 31st to 40th year, I, for intimacy with Christ. Sa dekadang ito, nangyari ang best decision sa buhay ko. Ito ay ang being a follower of Christ. As a follower of Christ, ay natutunan ko po ang stewardship, gaya ng sinabi ko sa inyo nung kanina, no? Na hindi tayo nagtatrabaho lang para sa ating sarili, kundi upang itong ating magiging mga pag-aari na hindi actually atin, ito ay pag-aari ng Diyos, tayo ay mga managers lang, ay i-share natin, kumbaga para lang tayo pong mga alulod na dinadaluyan lang ng pagpapala. Sa panahon din ito, ay mas naintindihan ko po ang pagkakaroon ng peace of mind. Iba po pala talaga pag meron kang peace of mind kasi meron kang Christ sa iyong puso. At dahil dito, itong naranasan po natin ito, na-discover natin na peace of mind, a stewardship, ay i-share po natin ito at ito ay maging part ng ating ministry na i-share si Christ and make Him known. At sa dekada din ito ay nagkaroon po kami ng isang gift from God na ang aming kaisa-isang anak na babae. At isa pa po naming natutunan ay ang pag-aalaga sa ating katawan. Kaya kung tayo ay kailangan na mag-maintenance, ay huwag na tayong mag-deny. Because sabi ng Bible, our body is the temple of the Holy Spirit. Value of intimacy with Christ. 41st to 50th year. N, for noble and nourishing. Ano po ba ibig sabihin ng noble? Noble means upright, morally good, mataas yung dignidad at mabuting tao. In law school, we were taught that the noblest profession is the legal profession. Pero minsan, may nakakausap ako isang magaling na abogado. Sabi niya, the noblest profession is being a father. Being a father is being a good example. So sabi ko, ang pagiging noble pala ay makikita sa pagiging mabuting ama, leading by example, walking the talk, at most of all ay pagiging humble. At ito po ay natutunan ko sa 41st and 50th year, mas natutunan ko po dito sa panahon ito. Lalo na ngayon na ako po ay meron ng mga apo, so ang aking mga apo ay tinitingnan ako bilang isang modelo at bukod sa pagiging kalaro. Bukod po sa pagiging noble, ay mahalaga po yung tinatawag na nourishing na value. Ano po ba yung nourishing? Ito yung nagbibigay ng nourishment, nagbibigay ka ng pag-asa, pwedeng nagbibigay ka ng ginhawa, financially, emotionally, and spiritually. So ito po ang aking natutunan sa ngayong huling dekada ng aking buhay. Value of being noble and nourishing. As I celebrate this golden day with my family and friends,
ay ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong may kapal dahil ako po ay nakarating sa ganitong edad. Malakas pa po at willing pa po na maglingkod at tumulong sa ating mga kaibigan at mga kapilala.